something about WordPress. So yun yung topic natin for today. Our topic for today is about WordPress. So kung may mga questions kayo, and if you are currently watching right now sa ating Facebook page, then you can ask questions sa mga comments. Ah, sa comment section. Okay. And then we will answer, or Mr. John will answer your questions in as much knowledge as he can. Okay, guys. Yeah, so hopefully may mga mag-ask ng questions kay John. So ngayon lang natin yan. Ngayon lang natin siya makakasama dito. Okay, so yeah. So we have our, actually since this is a coffee break session, so parang ano lang siya, parang kwentuhan lang. Pero what we're going to talk about is technology, yung mga ginagamit natin right now sa work. And yun, we invited someone who has an experience in using this technology, and they're going to share that with us. Okay? So our sharing for today is about WordPress. And yeah, next. Next, please. Okay. So hindi na natin introduce si John sa inyo kasi he is going to introduce himself later. So basta he is a WordPress developer, designer, and at the same time WordPress lover. So yeah, he's been using WordPress for a long time now. So yun, so let's hear from him later. So yun yung isi-share niya sa inyo. Okay, next. So we have some questions lang related, of course, sa pagkakape. So yun, so John, do you love coffee? Oh naman. Love natin yan. Okay. So yun, so actually yung next question dyan, yung follow-up. So how many cups of coffee do you drink in a day? Dati kasi, 3 cups lang. Pero, tinamaan ng acidity. Kaya, 1 na lang ngayon. Ah, okay. So, nakaka-3 cups ka rin pala ng kape? Dati. Dati. Marami na ba yon para mag-palpitate? Hindi naman siya palpitate eh. Ako kasi parang, yun nga, tinamaan ng acidity. Kaya, wala. Ah, okay. Okay, good luck. Sana, well, of course, part naman ng life natin ng coffee, lalo na sa inyo guys, to keep you alive and awake during your office work, lalo na pag may mga deadlines and like that. Okay, so, yeah, next question is what type of coffee do you like drinking best? Ako, latte. Iced latte. Yeah. Kasi feeling ko kasi parang nasa gitna lang siya. Yun yung sweet spot ko yung pagko-coffee. Iced latte. Hindi ako minum ng hot. Mainit na nga sa atin. Inom pa ako ng hot. Ice lang. Siyempre, nang gusto mong pagpawisan na siya. Oh, yeah. Sobrang init na. Kaya medyo mahirap din magkape ng sobrang talaga. Yung mga brood. Tama. Well, yeah. So, actually, depende talaga sa type of coffee that you want. Depende rin sa personality mo, of course. So, iba-iba. Okay, so, yun lang yung questions natin about sa yung coffee drinking habit in a day. So, let's get started. And again, guys, if you have questions about WordPress, just ask questions lang doon sa comment section natin if you are watching right now. Okay? You are watching right now. So we have 2 people who's currently watching. Wow, napakadami nila. Yan. Baka ako pa yung isa eh. Ako yung isa eh. Ay, ikaw pa yung isa. Ako yung isa. So actually, tatlo lang tayo dito na mag-uusap. Anyways, sige. So let's get started na dyan, and then just introduce yourself. Yan. So welcome sa ating coffee break. Salamat Ground Guru sa pag-invite. Pang-ilan na ba tong coffee break? Pangalawa, di ba? Yes. Pangalawa na yan. Yan. Sana masusunod pa
nod-nod din kayo. Yan. So, Coffee Break Session, Ground Gurus, and Digitalinkr. Kami yung from Digitalinkr. Yan. So, pakilala lang ako. Yan. Ako si John Chavez. Of course, pinakilala na kanina. Then, ayun, ito yung mga work ko before. And hanggang ngayon. So, sa Digitalinkr yan, member ako. Member na lang nilagay ko. Pero sometimes I teach din dun sa Digitalinkr. Sa Ground Gurus, yan, ano, friend ako. Ewan ko kung friend nila ako. Friend nyo ba ako? Tapos, yan. For now, working ako sa Auto Clinic Group Singapore. Website developer. Simula anong 2020 hanggang ngayon. Na-hire ako dyan, actually. Nakakatawa. Day one ng lockdown. Yun yung first day ko sa work. Diba? Swerte. So, yun. Then, mga previous work ko, ito, simulan natin sa pinakauna. Isa akong POS field support engineer. So, kumbaga, yung, in other terms, technical support ako ng mga POS devices. Yung sa mga credit cards. Yeah. Kasi dati, way back, nung college ako, gusto ko talaga maging technical support. Ngayon ko, ba't napunta ako sa website development. Yan. Tapos, fast forward, 2016, naging website developer ako sa isang BPO, which is one contact center. Ang work naman dyan, ginagawa namin, mostly ano lang, PSD to HTML conversion. Yan. So, yung sunod kong work, ESL Philippines, website developer. Yan. Dyan na yung nagsimula yung ano, WordPress. WordPress ano, WordPress career. Sumunod, actually while working sa ESL, nakuha ko isang consultancy position sa isang BPO. So mostly WordPress ano yan, mga WordPress websites ang hinahawakan. Then yun na. Kung mapapansin nyo, 2014 to 2016, wala akong work. Kasi yun yung panahon na nag-a-apply ako ng work. Then, nag-a-apply nga ako technical support. Then, di ako nakukuha. Mostly, natatawag pa ako sa mga interviews for website development. Hindi naman solid yung ano ko, yung skills ko nun. Kasi wala naman ako experience. Ayun, nakita ko yung isang free course ng TESDA ng website development. Then nag-enroll ako doon in early 2016 yun. Then kasi itong first job is late 2016. Yun ang nagturo sa akin doon si Sir Ralph De Castro, na naging part din ng Ground Gurus, I think. Before. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. Actually, before, marami ka rin pinuntahan or na-join na training ni Ground Gurus. Oh, okay. Grabe. Active yun. Mahigit time na nga ata yun, siguro, na trainings. Ewan ko, hanapin ko certificates ko. Ilan yun, bilangin ko. Pero yeah, ang saya nung ano, training sa Ground Gurus way back before pandemic. Nakakamiss yung face-to-face na ano na interaction. Yes. Kung meron nga ulit, attend ulit ako. Yan. Yung marami akong natinan dun si, ano, sa Ground Gurus. Marami nagturo. Si Sir CJ, mm-hmm. Sir Jock, Sir Carlo. Mm-hmm. Dami. Hindi ko rin maalala. Yung iba. Basta kung maghahalungkat kayo ng, ano, ng mga Facebook ng Facebook page ng Ground Gurus pa. Nandun yung mukha ako. Yeah, sobrang ano mo pa noon. Sad boy. Then joke lang. Grabe. Hindi. Wala. Hindi. Actually, kung makikita niyo yung mga albums before ng Ground Gurus, sobrang from, makikita mo talaga from being a beginner up until now, talaga nag-evolve si John.
And ayun, so siya naman yung ini-invite na speakers. Ayun, lang, wala lang sa kuan. Go lang. Okay. So actually, ang dami mo na rin palang experience talaga. Oo. Ayun. Kasi nagsimula naman yung WordPress, ano, parang path. Dun sa, ito yung one contact center na ang trabaho ko dyan is to, yun nga, PSD to HTML. Pero nabibigyan ako ng project na mag-maintain lang ng ano, WordPress. Sobrang ayaw ko pa ng WordPress noon. Mm-hmm. Parang, ano yun, hindi ko siya alam eh. Dali-dali ng PSD to HTML, bigla akong mag-WordPress, parang ganun. So, ayun, dun na nagsimula. Kaka-maintain ng WordPress, natuto gumawa ng from scratch, sariling website. Ayan. Yeah. That's good. So, yeah. And yeah, up until now, yan, ikaw naman yung nagsishare with us sa amin ng iyong experience. Salamat sa pag-invite. Yan. So you're working since 2013. Oh, magsasapung taon na, John. Hindi naman tuloy-tuloy yan. Kaya yung ayun, WordPress experience mula, ano lang, 2016. Yan. Ah, okay. Sige. That's good. Yan. Yan. So, and then, saan pala to yung picture na yan? Right? I mean, yung picture na dyan. Like, ano yan? Or sa work? So, ano yan? Actually, ano yan? Napakaganda experience niya. Kasi nung nasa ano ako, ESL Philippines, website developer, inallow nila ako mag-work from home kahit before pandemic pa yun. Ano, dati pa. Kaya yun, sometimes, alis-alis. Yan. Pero nag-work pa rin ako kahit nasa labas. Yan. Sa Japan yan yung picture. Wow, ikaw na nag-judge up. Okay, sige. Thank you for sharing that experience, John. Mm-hmm. Yan. Tapos, yun. Sa current work ko naman ngayon, ano ako, website developer. Ganun pa rin. Develop websites using WordPress. Marami kasi kami brands na hinahawakan. Sometimes we create like a website for different brands. Yan. Ako lang mag-isa yun. Gagawa na. Tapos, website maintenance, of course, after ma-develop, kailangan mo maintain. Make sure na dapat updated yung websites. So, natuto na rin ako ng mga configurations sa cPanel kasi pag marami kang websites, dapat, alam mo yan, wala ka ng mga asahan na iba, wala ka ng mga IT department, walang iba. Walang ganun. Kumbaga, ako na yung IT department. Yan. Yeah. Domain and hosting management. Importante rin yan, lalo na pag marami kang website. Tapos, minsan, magkikreate ka pa ng mga temporary landing pages na dapat alam mo kung saan mo ilalagay, kung saan mo i-host, saan mo anong domain nun. Ayan. So, ayun. Since pag wala namang ginagawa sa website work, kasi more on maintenance na lang naman, kasi na-develop naman na yung mga websites. Tsaka yung may, actually, maintenance, may nagme-maintain sa amin na isa kong cover. Kaya ayun, na medyo nalilinya ako ngayon sa digital marketing. Yan, dalawa lang siguro yung ma-highlight ko dito. Upload content sa social medias. Mostly Instagram. Yan, yun yung hawak ko. Facebook minsan. YouTube, yes. Magawa kami ng Google Ads. YouTube Ads. Yan, tapos create posters. Yung mga marketing ano namin, materials. Ako rin gumagawa. Alam ko, parang IT department na yung labas. Ako sa mga nanonood, sa two viewers natin, baka may magalit. Sabihin, ano, ba't naman ganyan, parang IT department na. Hindi ganun. Parang, kasi, bago, nung na-hire naman kasi ako, parang website developer lang talaga. Then, tinanong ako kung okay lang ba na i-handle mo yung ano, social media. Ako naman willing to learn. Kaya dapat kaya yun, kinuha ko na. Mm-hmm. Okay. Yeah, actually, yan ang uso ngayon eh. Parang one-man team, buong department, ikaw.
from being a developer to. Oo. Kasi, ewan ko, galit yung iba eh. Kasi pag nakikita ko sa mga, ano, mga job hiring, maraming galit sa mga. Pero, syempre, dapat, ano lang, advice ko lang, lilinawin lang natin kung paano bigayan ng workload. Syempre, di mo naman kayong pagsabay-sabayin lahat ng work. Eh, kung maganda naman yung pagkakadistribute ng workload by that. Lalo na, syempre, kung ikaw gusto mo magtayo ng sarili mong business, ikaw lang din naman mag-isa. Di ba? Anong pinagkaiba? Okay. Pero hindi ba nakaka-drain yung like so many tasks at a time? Depende naman sa pagbigay ng workload eh. Yung, sa amin naman kasi maganda naman. Parang one task at a time. Ganun. Mm-hmm. Hindi naman siya yung sabay-sabay na ano, may marketing work na may website pa. May technical support. Ano ka ba? Hindi ganun. Kaya yung iba, kung ano, try nyo rin. Okay. Try din na. Actually, maganda rin naman for like, yung experience talaga. Yun yung hahabulin mo talaga dyan eh. Yung ma-experience mo lahat. Hindi man lahat siguro. Pero ang problem lang is, of course, sobrang multitask na nawawalan ka rin ng focus the same time. So, yun. Pero, ayun, tama. Ano rin yun. Parang minsan nakakaano rin ng direction kung ano bang aaralin mo. Pero minsan, kailangan mo lang ano, kailangan mo lang mag-reset. Or huwag mo lang, ano, walang kumbaga magbabad. Kahit mag-aral ka lang ng ano, isang tutorial per night. Okay na yun. Yes. Okay. So, kaya mo pang ipagsabay yung pagiging website developer and digital marketer? Hindi kasi sa amin kasi hindi siya sabay eh. Pag wala namang project sa ano, sa website or more maintenance, yun nga sabi ko may staff naman na nag-maintain. Kumbaga ako na lang yung nagtitingin kung okay ba. So, ayun. Pero sabay, hindi siguro. As in sabay per day, hindi ko siguro kaya. Baka kahit computer ko, di kaya. Mm-hmm. Yeah. At least natututo ka. Maraming chances of learning this kind of job. Totoo kasi. Yun nga, pag mag-start ka ng business mo, syempre di ka naman kagad mag-hire ng mga tao. Ikaw lang din mag-isa magsisimula niyan. At least meron kang experience kung paano nangyayari yung ano, yung mga bagay-bagay sa likod ng mm-hmm. Yeah, actually ang maganda yung ganyang mindset. Ayos yan. Na if ever that ikaw din mag-start ng sarili mong business, at least you know the workaround, ano dapat mong gawin. Mm-hmm. Yun. Hands-on ka, kumbaga. Yes. Totoo. Ayan. Okay. So, yun nga, WordPress. Punta tayo sa WordPress. What is WordPress? So, sa mga nanonood, basahin nyo na lang sa screen. Pero si WordPress, CMS siya. Na free. So, magandang tool siya kasi yun nga, free. Tapos, pwede kang gumawa ng website without needing to know anything about programming. So yan, explain natin later. Alam ko medyo ano yan, medyo issue pa yan eh, yung without needing to know anything about programming. So yun nga, kahit di ka developer, makakagawa ka ng website using WordPress. So what is a CMS? So CMS basically ano siya, content management system. So yun nga, from the word itself, content management system. So yun, madali mo mamamanage yung content mo. Mostly, halimbawa, blogs. May articles ka. Marami kang hinahandle. Halimbawa, maraming articles yung website mo. Pag may naka-CMS ka, madali mong mare-retrieve. Dito tignan natin sa core functions ng CMS. Madali mong mahanap or mare-retrieve yung mga content mo. Halimbawa, kailangan mong hanapin yung content mo dating-dati pa or may nahanap kang specific content, madali siyang mahanap. So, sabihin natin na, di ba, may 1,000 articles or
Yeah. Tapos, format management. Halimbawa sa news, news website, di ba syempre may mga iba't iba tayong categories like new sports news, showbiz, mga ganyan. So, iba't ibang category, iba't ibang format or, yeah. So, revision features to update content. Ayun, yun nga, pag may update ka, madali lang kasi madali mo nga siyang mahanap eh. Then, madali mo rin siyang ma-edit. Uh-huh. Then, yun, publishing content. Ayan, may, sa publishing content naman, may, kung mag-isa ka lang naman na nag-handle website, hindi ko na mismo pa-publish. Pero kung iba, diba, marami silang content writer. May mga user levels din kasi si ano. May roles yung mga accounts ni WordPress. Parang, ano, alimbawa, pag writer ka lang or contributor, magsusulat ka ng articles mo or ng content, pero hindi mo siya mapapublish. Then, pwede pa siyang dumaan sa ibang, sa mga editor-in-chief or editor account. So, matcha-check nyo pa bago nyo i-publish. So, ayan, hindi lang basta-basta publish ang publish. Then, ayun. Yun, maraming user roles. And examples of CMS. Ayan, hindi ko na babanggitin yung iba. WordPress. Masahin nyo na lang. Tatlo pang nandyan. Pero marami pang iba. CMS. So, who uses WordPress? So, itong graphical data na nakita ko. I think this 2021 data, makikita naman natin na WordPress yung maraming gumagamit. O maraming websites ang gawa sa WordPress. Yan. So, saan ba natin gagamitin WordPress? Anong klaseng websites? So, syempre, number one, blogs. Pag yun nga, sample ko kanina pag magsusulat ng articles kasi madali mong makokontrol or mamamanage mga content. So, ayan. Business websites for marketing, pwede rin. So, magandang tool si WordPress kasi halimbawa nga may business kang sarili. And halimbawa, hindi mo kayang mag-hire ng web developer. Pwede mong gawin yun sa sarili mo. Kasi marami namang for non-techie person, marami namang plugins na available, mga drag and drop page builders. Yan, yung tipong magdadrag ka lang, tapos nandun na, gagana na yung website, mabibuild mo na siya unti-unti. So, yan, portfolios. Ayun, parang same with blogs. Siyempre, pag may portfolio ka, pag may bago kang content, lagay mo lang. Yun nga, madaling maglagay ng content pag WordPress. So, yeah. Forums, okay din. E-commerce sites, pwede. Kasi, imbis na, halimbawa, content, ang pinaka-content mo sa e-commerce is products. Yeah. Tapos, ano pa ba? Ratings websites. Tapos, marami pa. Dami pang iba. Yes. Yeah. So, yes, that's good yung use ng WordPress. Ang dami niya talaga. Lalo-lalo na yung mga websites kasi for non-programmers like us na hindi naman talaga nag-hard code, magandang platform ang WordPress. So we have here nag-join si Miss Anna. Yun. So Miss Anna, kung may questions ka, just ask lang. No. Yan. So, ayan. Punta naman tayo sa job opportunities with WordPress. O ano nga bang pwede mong makuha na trabaho pag may marunong kang mag-WordPress. So, number one, website designer or developer. Website developer. Of course, WordPress. Makakagawa ka ng website. Then, website admin or maintenance. Hindi ko kasi alam yung tawag dito. Actually, nilagay ko lang. Kasi iba tawag dyan, webmaster or ano. Basta yung magme-maintain ka lang ng website. Diba, mag-update kang contents, ganun, mag-update ka plugins. Ah, may ganyan pala job opportunity sa... Meron. Meron, so, actually. Okay.
nangyari na yun sa akin dati, yung mga puro, ano lang, maintenance lang yung, ano, ginagawa ko. Yun lang, puro upload, ganun. Tapos, update mo lang yung mga plugins or WordPress, ano, WordPress version. Ayan. Next is, ano, plugin developer and team developer. And medyo advanced to kasi kailangan mo ng programming skills dito. So, blogger, pwede rin kasi may konting advantage pag marunong kang magsulat sa WordPress, which is madali lang naman. Content manager, of course. So, ayan. Skills needed being a WordPress developer. Siguro, WordPress developer kailangan HTML, CSS, PHP. Pero website developer na gumagamit ng WordPress, ano to, kahit wala. Kahit di mo ganong alam yan, okay lang. Pero syempre, it's nice to have. Kasi may mga, syempre, may limitations din naman sa WordPress na, though, na pwede mong magawa with HTML, CSS naman. Kumbaga, it gives you more room for a customization. So, isang skill pa siguro, dapat creative ka. Kasi ang ganda na ng tool ng WordPress, bakit hindi mo gamitin? Kumbaga, utilize mo na. Dapat creative ka. Yun. Yeah, actually, well, na-experience ko rin gumamit ng WordPress talaga before. Mahalaga yung CSS. Kasi yung sa design, at least alam mo lang yung basic. Uh-oh. Para, let's say, for example, kung gusto mo ng, kung hindi ka satisfied dun sa parang default na design niya, eh, pwede mong iayos using CSS. Diba? Parang ganun siya. Totoo. May limitations din kasi na hindi mo naman ma-achieve sa mga plugins or sa page builders. Gagamitan, overline mo siya using CSS. Yeah. So, yun. So, at least HTML and CSS talaga. Mm-hmm. Yeah. Pero, yun. Kahit wala niyan, makakabuo talaga ng website, promise. Yeah. So, ayun. Kung may question, tanong lang sa chat box or sa comment section sa Facebook live stream natin. Mm-hmm. Okay. Sige. Pwede pa kayo share yung ano, yung isang ano natin. Okay. So, yan. So, basically, we have some questions din here na we prepared para at least, you know, kasi yung iba curious kaso ay magtanong. So, we are the ones who will ask questions. Okay. Okay. So, eto, actually, sinabi mo na siya before, pero, like, when did you start working in the IT industry? So, 2013 ka nag-work from a different field. From a different field. Pero kailan talaga yung parang anong year yung na-involve ka na sa IT world or IT industry? Ayan. Ano, 2016 yun. Yun nga, yung na nagko-code na ako yung ano, mga basic HTML, CSS, PHP na mga websites. Yun na, 2016 lang. Pero nag-graduate ako 2013. Kaya medyo matagal pa after graduation bago ako nakapagsimula nung talagang IT industry. Yan. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Yun. Hello. So, yun. So, yun. Nagtuloy-tuloy na from the start that you started working in the IT industry. So, may plan ka rin ba to change like industry? You know? Mm-hmm. Siguro, ano, sa ngayon, pwede na yung digital marketing. Pero, kasi sa digital marketing naman, may website works pa rin. Kaya parang hindi ko masabing change career yung mga ganun. Mm-hmm.
Okay. I see. So, my chance na, like sa field naman ng hindi masyadong programming, heavy sa program, more of like. Oo. Pwede rin siguro ako mag, ano, artist. De joke lang. Okay. So, next question natin is, ayan. So, nung fresh graduate ka, actually, how hard it is to like look for a job? Gaano ka katagal yung nagkaroon ng work? Nagkaroon ka ba ng work agad or hindi muna? Like yeah. Yun. Yung una kong work, yun nga yung sa technical support sa mga POS. Madali lang naman kasi hindi naman mahirap yung trabaho eh, kaya madali lang din yung employment process, yung hiring process. Mga few months lang after graduation, nakuha ko yung job. Pero, ayun, parang feeling ko kasi hindi siya IT-related. Kaya parang hindi ako nag-focus. Then wala pang 1 year, hindi ko na ni-renew yung contract ko. Then, yun, apply na ako. Actually, almost 2 years yun na nag-apply ako. More than siguro mga more than 20 companies or more nung mga panahon na pag-a-apply ko ang hindi tumanggap sa akin. Ayan. Tapos, yun nga, yung nakwento ko kanina, habang wala akong work, nakita kong, yun nga, yung test course ng website development. Yung nagbigay sa akin ng certificate. Saka talagang natuto ko. Mga basic. Tapos yun na, nung nag-apply ako sa BPO company, yung nabanggit ko kanina. Natanggap naman agad ako kasi match yung skills ko dun sa kailangan nila. So yun, hindi naman mahirap, hindi rin naman madali. So dapat may tiyaga lang na yung mag-apply, mag-self-study. Ayan. Okay. So how hard it is or how hard it was before kapag nung nag-a-apply ka comparing today? Yan, magandang tanong yun. Kasi dati, kumbaga hindi ko pa kilala yung sarili ko skills. Parang, alam mo yun, parang pag sinabi kong, baka kaya ko to, tatry ko na agad. So, syempre, kakain yun ng oras mo, ng pamasahe mo, pupuntahan mo yung company for interviews, exam, ganyan. Then, hindi ka matatanggap, parang ganun. So, sa ngayon, alam ko na yung ano, yung kumbaga pag nakakita ko ng job posting, alam ko, ano, kaya ko to. Kumbaga, kilala ko na kasi yung sarili ko eh. Alam ko na kung ano yung mga gagawin ko, anong ginagawa ko. Yung, pag na, isang tingin ko pa lang, kumbaga sa job posting, alam ko na lang, may chance ako dun. Kaya, yun. Yun lang, yun yung part na mahirap siguro before. Yung hindi mo kilala yung sarili mong skills siguro. Familiar sa mga gagawin mo, mga kinagawa. Yes. And like, tsaka before, siguro ang mahirap-hirap din mag-apply kasi lahat, ano eh, parang you need to be there in person. Diba? Right now, virtual na. Even the interview, exam, online, lahat. So, much easier kasi nasa bahay, at home. Before na talagang, kailangan mo pang puntahan lahat. Yun. Minsan may experience pa ako na pag umaga pa lang tapos na yung exam, mag-a-apply pa ako sa iba, mag-walk-in ako sa iba para di sayang yung labas ko. Kailangan. Totoo yan. Isang pamasahe lang. Oo, totoo yan. Kasi parang you need to, ang tawag dito, parang hindi nga lang masayang yung punta mo. Total, nasa isang building ka na lang rin. So, why not try to walk in? Mga walk-in na ganyan. Oo. Dati, pinaka hindi mahigpit, as far as I know before, sa Tycoon, tsaka sa PSE building, if familiar kayo doon, guys. Oo. Yeah, walk-in. Yeah. Tapos, pasa ka lang ng resume mo, no? Sobrang old school talaga before. Oo. Kahit walang invitation. Yeah, pasa ka lang. Pasa lang, pasa. Kakatoka sa bawat pinto. Oo. Buti na experience niya yan. Na-experience niya. Oo. Okay naman. Magandang okay. Experience yung ganun.
yung may kikwento, di ba? Tulad niyo, naikikwento ko siya. Naisishare ko sa iba. Yeah. Okay, so next question natin, John, is... Ayun. So, nasabi mo na to. So, ang current job title mo right now is IT department. Na joke lang. Ayan. Okay. So, yan. So, sa everyday, let's say, sa everyday life mo, yung current, yung actual, like, in a day, what do you usually do? Ngayon kasi, yun nga na, sa, ano, digital marketing site, ang gagawin ko, kasi may mga tinatrack kaming data, yung mga reach, impressions, ganun lang mga posts namin. Eh, marami kaming social media pages. So, umaga yun, titignan ko muna kung ano yung performance nung mga posts namin between 24 hours ng mga posts namin kahapon. Dapat update ko ngayon yun. Tapos, yun na. Sunod niyan, kahanap na lang ako ng content to post. Okay. Yan. Tapos, yun, mga ibang ano na, mga ibang bagay lang. Minsan mag i-edit ako ng pictures for website din, website posting. Yan. Mga articles. Yan. Yeah. So, currently, so yung papalaw pag ano yung hanap content ganyan. Minsan lumalabas din kami pag ano yung mga co-work ko yan pag tinitingnan namin kasi yung market din na nagtatag dito parang fine-fill din namin yung market on the ground, hindi lang sa digital side, so malaking tulong din para ma-understand mo yung market. Yes. Hindi lang basta work ka ng work, di ba? Okay. Baka iba na yung ginagawa mo. Hindi na pala para sa target market mo. Ayan. Okay. So, yan yung current na task mo at the moment na sa work? Yeah. Okay. So, let's have the next one. Okay. Yeah, actually, well, kung hindi mo babasahin yung, ano, yung meaning ng WordPress sa Google, what is WordPress for you based from your experience like that? Siguro kung titingnan ko yung WordPress, ano lang talaga eh. Kung parang hirap na ang tanong mo. Parang dito. Kasi dati nung hindi ko pa kilala yung WordPress, pag sinabing WordPress parang ang perception ko agad diyan, ang madali lang yun. Ganun. Madali lang gumawa ng website diyan. Parang yun. Yung ano, parang siguro isa siyang tool na pwede kang gumawa ng website sa madaling paraan. And, yun, based from my experience. Yes, okay. So from the heart yan, no? So yeah. From the heart, yan yung WordPress para sa iyo. Okay. Mm-hmm. Yeah. So next question natin, John, is so how did you learn about WordPress? Yun nga, yung sa work ko dati sa BPO, nababatuhan lang ako ng project ng WordPress. Nababatuhan lang ako ng work ng WordPress, then yun na, natuto na ako. kasi syempre, pag binatuhan ka naman ng project or ng task, hindi mo naman pwedeng, hindi mo naman pwedeng tanggihan. Kaya related naman sa website development. Mm-hmm. Yeah, natuto na ako ng natuto. Doon na nagsimula. Yeah. Hanggang ngayon. Tapos, oh, okay. Tapos, you know, you started attending mga seminars about WordPress training, lalo na yung pinakasikat na event ng WordPress. Yung pinaka-inaabangan ng lahat ng mga... WordCamp. Yeah. Actually, late na lang yun. Hindi, dati WordPress, hindi talaga ako ma-attend. Hindi ko alam na may mga ganun pala. Okay. Yan, yun. Tapos, pag-attend ko ng WordCamp, dami ko nakilala. Kasi maganda, sa mga hindi nakakaalam, WordPress, maganda ang community rin yan. Sa atin, sa Philippines, tsaka sa international, yan, maganda rin yan. So, yun, dami ko nakilala dun sa WordCamp. Yung si Daryl, na nandito sa atin. So, nakilala ko dun.
Yeah. So hi Daryl. Daryl. Yeah. So can you si Daryl kasi volunteer yan sa WordCamp. So Daryl, can you share ba impromptu to yung experience? Naglalaro ata yan. Sa WordCamp lang. Anong meron sa WordCamp? Kailan yung last? Ganun. 2018, I think. Ang tagal na. Yun ba yung ano? Yun pa ba yung sa atin? Yung magkakasama sa atin? Ay Academy. Ha? Sa Ay Academy tayo nun? Oh, yun. Yeah. So, isa sa mga bonggang event talaga ng WordPress community, yung WordCamp. So, it's been like, 2019, parang mga 3 to 4 years ago na siya. Tapos hindi na ulit ulit. Because meron of WordCamp sa ibang bansa. Sa atin lang ata wala. Tama ba, Daryl? Ngayon, wala pa tayong WordCamp na active. Ah, wala ba? Okay. Hindi ko lang kung huling WordCamp sa Pilipinas is Cebu or Davao or Iloilo. Ang layo din pala. I mean, yeah. Layo sa Metro Manila, pero within the Philippines. Kasi ganun si WordCamp na isa sa Cebu. Ano ba yung iba? Parang may nakita ako, Iloilo eh. Mm-hmm. Iloilo na ako. So, well, question kay Daryl. Anong perks or anong benefits ng pagiging like volunteer sa mga ganong event ng WordPress? Wala, bragging rights lang. Marami ka rin mga tututunan, hindi lang sa WordPress, pero in terms of organizing events para sa akin. And you'll get to meet different people from other parts of the country. And minsan may mga ano pa eh, may mga lumilipad pa talaga sa Pilipinas para lang umattend. Oo. Yeah. So actually, isa sa pinaka gusto natin kapag may event is syempre freebies. daming freebies naman, t-shirt, mga ganun. Level up, yung downline susuot pa rin eh. Free food. Free beers. Oh, may beer. Tapos may libreng karaoke. Free joke. Kung may nanonood man ditong WordPress, gumagamit ng WordPress, tapos di nyo alam nyo na may mga ganong event, check nyo lang. Yeah, yung WordCamp. Abangan yan, guys. Though, magkano ba siya usually? Parang 1,000 plus pa yun. Or free? 750 yata yung dati. Nakalimutan ko na yung dati. Yung 750 yata. Pero sulit naman, of course. Marami kang makikilala. Love life ka pa dun. Network. Yes, totoo yung magkaka-love life ka rin dun. Joke na. Okay. So, thank you, Daryl, for sharing yung mga ganap sa WordCamp. So, sana magkaroon ulit tayo. Kasi maganda experience yan, lalo na sa mga kabataan right now, lalo na yung mga students na maging exposed sila sa ganyang mga events. Okay, so next question natin, John, is... Yan. So, bakit nag-focus ka sa WordPress? Hindi ko alam eh. Actually, hindi ko talaga alam. Siguro, dahil siguro sa parang mga line of work ko na kailangan parang mabibilis ang mga websites or marketing websites. Kaya parang nakita ko na WordPress is yung suitable para sa akin. Now, ayun. Madalas kasi yung work ko or mga client is startup. So, ayun. Pag gumagawa ko ng website, pwede ko na i-turn over sa kanila. Parang pati access din yan. Tapos, namamanage na nila. Kaya ayun, parang iniisip ko kung gagamit pa ako ng ibang platform. Mahirapan ako sa ganong setup na kung paano ko sila tuturuan mag-update, mag-upload ng sarili nilang content, update ng details sa websites. WordPress kasi parang madali siyang ituro sa client na
Ay, ganito lang yan. Ayan. Ayun, WordPress. So, ayun. Tinry ko rin naman yung iba na mga actually ibang fields, yung mga software engineering. Kaya ako nag-explore din dati sa ground gurus. Yan dami kong inattendan din. Hinahanap ko. Yeah, sobrang explore mo noon that time. Oo. Hinahanap ko kung ano yung kumbaga para sa akin eh. Siguro, syempre, di mo naman malalaman kung hindi mo kilala yung platform or language. Yes. Kaya kailangan ma-experience mo siya. Kaya yun, sa ground gurus, na-experience ka ng ano, first-hand na basics ng mga yun, mga iba't ibang klaseng languages or stuff. Mm-hmm. Okay. So yan, actually yan yung better kapag may focus ka. Na ma-master mo talaga siya. So yun yung maganda doon. Okay, next question natin. I think malapit na itong matapos. So, can you share with us your current working environment? Hindi. Pwede mo ipakita sa amin? Hindi. Hindi. Magulo eh. Magulo. Parang ano to. Meron ka naman isang chair dyan. Parang kay, ano ba yan? Parang background yan. Yan ah. Blues Clues. Oo nga, Blues Clues to. De, ano ko na lang, describe ko na lang siguro working ano ko dito. Setup or environment to dito sa bahay. So, currently working from home or yes. Hybrid? Hybrid in a way. Minsan kasi pag may mga... Minsan napag-uusapan lang din namin ng mga co-work ko na work naman tayo sa ibang lugar din yan or parang meeting, gano'n. Minsan, punta kami sa dagat, mga gano'n. Kami mag-work, nadala lang laptop, mga gano'n. So pwede mo naman kami i-tour diyan sa bahay mo. Describe ko na lang sa bahay ko may table akong malaki na magulo para siyang table ng IT department. Tapos isang upuan. Ayun. Hindi ko ma-share kasi yung gulo nga. And yun. Okay, sige. Sira-sira yung mga gamit ko dito. Yeah. So yun din. Kaya ganun. Okay. Sige. So, next time, i-tour mo na lang kami next time. Mm, okay. Sige, next. Pwede yan. Mm-hmm. Ano yung mga best practices naman sa WordPress that you can share with us? Mm-hmm. Best practices. Hindi ko alam kung best na yung ginagawa ko. Kumbaga, ako kasi isa lang naman nung gumagawa ng WordPress website. Kumbaga, wala naman ng ka-team. Kung ano yung setup ko. Alam ko yun. Hindi ko alam kung ano ba ng iba. Kung mamamanage ba ng iba. Siguro, yung best practice, pinaka-basic na may share ko, yung dapat lagi kayong updated ng mga plugins, ng WordPress versions. Yan. Tapos, dapat lagi may backup. Napaka-importante. Yun, dapat good practice yun. Okay, so yun. Kailangan mag may backup, no? Importante. Yun lang naman. Pero in terms of development, siguro, yun nga, wala akong ma-share na gaano kasi ako lang naman mag-isa. Kumbaga kung ano yung gawa ko, kilala ko yung website ko. Yeah, so, how about you, Darryl? Oo nga, I yan. Si Darryl kasi isa sa pinakamatagal na talagang gumagamit din ng WordPress. So, ma-share naman. Yeah, may ma-share ka bang best practice? Lang naman. Best practice is just keep your code simple and clean. Maintainable and readable. Yun lang. Maintainable and editable. Okay. Readable. Readable, okay. Yan, may nagtanong. Mm-hmm. Si Sir John Francis Baldosa. Sir, question. Gusto ko kasi matuto ng WordPress. Naguguluhan ako mag-start. Ako saan mag-start? Kasi kung aaralin ko po ba Elementor, DV, or iba pa. Okay, sagutin ko lang. Mabilis. Kung gusto mo talagang matuto ng WordPress, I think, huwag ka munang pwede ka mag-start dyan eh, kahit Elementor, DV, or Page Builder. Pero mas maganda matuto ka nung sa WordPress lang mismo. Hindi yung gagamit ka ng page builder. Nasa sa'yo naman yun kung gusto mo gumamit ng mga page builder.
Pero yun ang suggestion ko. Sa page builder naman na gagamitin, ako kasi Elementor ako. Daryl lang ako madaryl. Wala. Sa page builder. Wala. O nga pala. Wala akong bias. Walang bias. Hindi, ano ko eh. Binibigyan mo ako ng ano eh. Sige. Ano man nagagamit eh. Hindi yan. Siguro, ano, DV, kasi, ako kasi Elementor, pero yung DV na babasa ko na, mas ano siya, parang, mas flexible. Or, oh, kanya-kanya naman kasi ano eh, parang, preference. Explore mo naman, explore mo lang. Pwede mo naman aralin pareho. Why not? Welcome po. Yes. So, Sir John, kung meron kang time, why not try? Kasi mahirap din tayong mag-assume unless we haven't tried anything yet. So, mas maganda kung may time ka pa talaga mag-aral, study, then try Elementor and DB at the same time. So, para you can do comparison na may data ka talaga kung sino yung mas okay sa kanilang dalawa. Oo. Yeah. Mm-hmm. Okay, next question natin, John, is... Yan. So, ano yung mga development tools or tools that we need for us to be able to start WordPress? Mm-hmm. So, tools, sa computer, kailangan mo lang ng WAMP or SAMP na para makapag-run ka ng localhost. Then, yun na yun. Ano pa ba? Kailangan mo mag-download ng, of course, na-download mo yung WordPress sa wordpress.org. Then install mo. Yun lang. Sandali lang siya. Yeah, speaking of that org, so, may mga naka-confuse. What's the difference between wordpress.com and wordpress.org? Hindi ko masasagot yan kasi kahit ako confused. Hindi, confused ako sa ano, sa pag-explain kung ano ba sila. Pero alam ko sila. Siguro, to give better explanation, si Daryl alam niya. Mm-hmm. Daryl, call a friend. WordPress.com versus WordPress.org. Anong difference? Si WordPress.org is open source. Ibig sabihin, you are free to download and modify the source code na yan, nung CMS na yun. So WordPress.com kasi, hindi ang kanya na kung may account ka, hindi ka mag-build ng website. So, you don't need to code. Then kung gusto mo yung live, bibili ka ng hosting. Si, parang din mong kay.org, pero mas kontrolado mo si .org. You get my point? Mas kontrolado mo yung source code ni .org. Mas manageable. So that form, si WordPress na mismo yung nagmamanage nun, ng site mo. Di ba pati hosting na pagkay .com, pati sila na rin yung hosting mismo? Oo, sila na rin yung hosting. Sa kanila ka bibili. Ayun. Okay, so yun yung difference ng dalawa. Okay, for as long as we can use it. Medyo mahirap nga rin i-define or explain minsan yung difference. But for as long as we can use it both, na working siya, then I think that's better na rin. Yes. Uh-huh. Okay, so next question natin is, may mga, ano ba, 30 questions pa to? Okay lang. Yeah, so what's something you know that you think others don't know yet about WordPress? Sa tingin mo, meron pa ba? Na ikaw lang bukod sa mga founder ng WordPress ang dadyaw lang? I think wala naman kasi kumbaga ang WordPress open source eh. Kumbaga kung na-explore na ng iba, kung na-explore ko na malamang na-explore na rin ng iba kaya ewan ko. Yun. Sa akin siguro wala. Yung mga top secret ng WordPress. Baka ikaw na may-ari ng WordPress. Hindi, sana nga. Baka naman.
Okay, so sige, next. Ah, speaking of which, sino yung creator or pinaka-founder ng WordPress? No, guys. Matt Mullenweg. Wow, talaga. Dalawa sila, di ba? Dalawa sila, di ba? Yeah, pero si Matt yung, ano eh, nice about it. Anong year niya in-start ang WordPress? Siyempre, hindi niya ginagoogle yan. 2003? Oo nga, totoo. 2003. Okay. Hmm. So, malapit na rin siyang mag 20 years. Oh, yes. Oo nga, next year. Oo. Oh, nag-start sana talaga siya, di ba, sa... Grabe. Nag-start siya sa talagang pang blog. Blog. Excuse me. Ayan. Kaya dun talaga. Tapos, yun, nag-evolve na. Actually, doon ngayon, nag-evolve pa rin naman si WordPress. Pinaka isa sa major na ano, siguro yung nagbago sa kanya yung sa ano tawag dito? Text editor ba tawag? Sa Gutenberg. At least na siya ngayon yung sa text editor. Oo. Gutenberg. Tapos, Gutenberg. Dati WYSIWYG and Gutenberg. WYSIWYG, what you see is what you get. Gutenberg ngayon, iba na. Tuloy-tuloy pa rin naman. Alin, I think sa version 6, may iniba na naman sila sa Gutenberg. Hindi ko pa kanong na-explore. Okay. Okay, next question natin. What's the difference between a web designer and a web developer? Kasi before nagkaroon ng parang ganitong discussion, so parang sinasabi ng iba, if you're using WordPress or not developer, so yun, parang ganyan. Ah, kasi, ewan ko, correct me if I'm wrong, lalo na hindi si Sir Darrell. Kasi sa, pag sinabi mong WordPress developer, siya yung mga nagpo-program ng ano, like, yun nga, plugins, or pwede rin naman ano, sa team developer. Pero pag web developer, kaya na gumagamit ng WordPress, is web developer lang. Hindi siya, ano, WordPress developer. Correct me if I'm wrong. Tapos, ayun nga, maraming, ano, maraming nagsasabi na pag WordPress daw gamit mo, web developer ka, hindi ka daw web developer. So, ewan ko. Para sa akin kasi, kumbaga, ang chef ba na nasa dirty kitchen, hindi na chef. Diba? Web developer pa rin, pero magkakaiba lang tayo ng tools at skill level. Mm-hmm. Okay. So, how about you, Darrell? I think since tagal ni Darrell sa cross industry, he can define. Sa designer, ang alam ko lang, magawa lang siya ng mga mock-up and wireframes. And then, so, developer yung nagko-convert ng mga mock-up na yun into code. Yes, okay. Tsaka yung mga developer, mga plugins, like yung ginagawa mo right now, no, Darrell? Like, you develop your own plugin, you're trying to create your own plugin. Yeah. Yes, okay. So, yun yung difference niya. So, next is... Ah, okay. How do you consider yourself being a WordPress developer? Wala. Ano lang. Siguro ako yung ano, siguro ako yung patunay. Patunay yan. Na kasi hindi ko naman nabanggit na ano, na hindi talaga ako mahusay mag-program. Kaya mag-codes ganyan. So, ayun. Siguro ako yung patunay nga na kung kahit hindi naman ganong kalalim yung programming skills mo or coding skills mo, makakagawa ka ng mga websites. Yun yung parang stunt eh, na yun yung consideration ko sa sarili ko na baka kung paano ko i-describe yung sarili ko. Okay, I see. Okay, so again, next question. Yeah. Actually, hindi naman ata talaga nagko-code. Talagang super code sa WordPress. Right? Oo. Yun
nga, nabanggit ko lang kanina, nagko-code lang ako pag may hinahanap akong halimbawa sa front end, sa CSS, ganun. Pag may hindi ako ma-achieve through default mga functions to WordPress. Nagko-code lang ako pag ano, yun, hindi ko makuha. Or sometimes sa mga plugins, mga functions na hindi ko makuha rin. Nagko-code lang ako ng konti lang, konting-konti lang. Para ma-achieve ko yung gusto. Customize ko na. Since yan, pwede mo bang i-share yung mga sample sample works mo dyan? Dyan? You have? Saka, ano yung ano ko eh. Hindi, siguro, hindi ko siguro ma-share ngayon. Saka ano yung laptop ko eh. Hindi, ano. Hindi ito kasi yung, di ba, nawala nga yung laptop ko ng ano. Nawala yung work laptop ko. Yeah. Oh, I see. Okay, sige. Maybe next time. Next time, essential na. Kasi, minalas-malas tayo. Market bahay tayo. So, kung yung nagna ako ng laptop po, nanonood ko man ng live stream, ano nag-WordPress ko ngayon? Kompleto tools niyan. Hello. Yan. So, yung next question, actually, yan, yung kanina, what projects that, ayun, what are the projects? Actually, sinabi mo na rin to na pwedeng magawa using WordPress. Like, mm-hmm. yung mga websites, blogs. Oo, yan. Yun naman talaga. Blogs. Kasi kahit maganda yung may mga blogger ngayon na, hindi ko alam kasi kung ano yung mga dating platform na ginagamit. Kasi diba parang may ano naman, parang may ano ba tawag dito? Kumbaga parang may social media ng mga bloggers. Pero napapansin ko lang parang isa-isa na silang gumagawa ng sarili nilang WordPress websites. Ayan, kasi doon na sila tusulat sa sarili nila. Yeah, may mga kilala ka bang sikat na site or website na gawa sa WordPress? Dami. Si ano, hindi ko ma-show kasi may nakabukas ng mga ano dyan. Ano, si TED Talks, kung ano, familiar yun doon. TechCrunch, yan. Ah, talaga, TechCrunch, okay. Oo, si, ano pangalan nito? Sony, yan. Mm-hmm. Actually, dami pa. Yeah, so talagang Motor halos trade. Lahat. Sina? Motor trade. WordPress din yun. Talaga? Ayun. Ayan. Actually, yung una naming word, yung una naming website, WordPress yun. Yes. So, yan. Maraming actually yung mga big corporations talaga yung nagtatrust din sa platform ng WordPress. Oo. May nakita pa ako dito eh. Ano mo? yung nga, TED Blogs. Microsoft News, yun. Oh, napano ko to. Yung news site ni Microsoft. Ako hanggang ngayon. Pero dati na, ano, check ko siya. Tapos, yung mga news, BBC, tsaka yung the New York Times ata or something similar. Madalas news. Kasi nga, mga articles. ARC yata, WordPress din? Hindi ko lang sure, pero siguro. Ayala Reward Circle. Ah, okay. Oo, tama. WordPress yun. Naalala ko kasi may naging client ako. Yun yung ano niya. Naging, parang gusto niyang gumawa doon ng ganung website. Nakita ko WordPress. Yun. Okay, next question natin. Hopefully, yan ang last. Ah, meron pa. What do you think are the challenges that we might encounter in using WordPress? Siguro, sa beginner, halimbawa kung nagsistart ka, kung galing kang mag-code, kung galing ka sa pag-code, medyo malilito ka lang ng konti lang kung paano nag-work yung ano, WordPress sa kung galing ka sa dashboard, yung mga ganun.
Kasi ako yung nangyari sa akin, nalito ako kung ano ba yung pinakaiba ng post, pages, mga ganyan. Tapos kung anong plugins mo yung kailangan ko. Though, yun nga, madali naman siyang mapag-aralan. Tapos, kung gumagamit ka naman ng WordPress, matagal na. Ang isa rin sa may encounter mo dyan, yung updates, kailangan updated nga lahat. Pero minsan, nangyari sa akin kasi dati, parang may plug-in update na hindi na nag-match sa WordPress website. Eh. Kaya yun. Yun lang yung mga basic na yung mga challenges. Okay. Mm-hmm. Okay, so next, yan. So, sa office niyo, ano yung most common collaborative tool that your team use? Collaborative tool? Kasi ako nga yung mag-isa yung time sa company namin. Wala. Actually, kasi dali naman yung manage, kaya hindi na ako nag-explore ng iba. Kung ang bilin ko lang dun sa ibang nag-handle ng website, mag-keep sila ng local host na backup ng WordPress websites namin. Para kung may kailangan kami update, dun muna sa local host. Parang wala. Yun lang. Kasi di ako mapag-suggest na kung ano pa. Kasi ako lang naman mostly. Okay. Kayo lang ng you ng self mo, charot. Oo, self. Yan. Okay, so next. Yan. So how do you keep your technology skills current or updated in WordPress? Ako kasi yun nga kasi si WordPress meron siya active na community kahit saan. Dati nga naalala ko yung group chat natin ng Ground Gurus sa WordPress. Buhay na buhay din dati yun kahit patagal na yung training. Diba? Parang mga ganun. Ano ba? Magbasa sa Facebook groups, ganyan. Manood ng YouTube, magtingin ng website. Yun. Pero mas malaking tulong talaga yung ano. Yung sa mga Facebook groups, sa mga forums. Magbasa-basa. Mm-hmm. Yeah, that's right. Join the community talaga. And be updated. Kasi makikita mo rin dun kung ano yung problem na hinaharap ng iba eh, sa WordPress. Minsan pag may nag-update ng WordPress, makikita mo parang pare-pareho sila ng problem eh. Uh-huh. Kung ano yung mga di nila ma-achieve or ano, saan sila nalilito. At least alam mo. Yes, okay. Uh-huh. Okay, next question natin is, ayan, just to inspire lang, how much is the salary range of a WordPress developer or a designer? Siguro, good na yung, 50,000 pesos above. So, yun yung current po? Current. So, ganyan yung mga, asking. So, yun yung asking salary mo, John. So, pwede pa ba natin yung joke lang, parang interview lang, So, yan. So, 50,000. Yung kapag may experience ka na, of course. Pang ilang years yun? Kasi, ewan ko lang, para sa akin lang naman. Hindi naman, kasi may mga company na nagbibigay ng matataas sa, walang experience, di ba? Parang, hirap lagi ng benchmark. Mm-hmm. Pero how about sa mga fresh grads? Minimum like 15, 18? Siguro para sa akin ang issue to. Wala to, pwede dyan. Si Daryl naman, oh, nga, like Daryl, 70,000 range na ni Daryl eh. Oo, kasi si Daryl eh. Pero na first month ko ng WordPress, nag-start ako ng 24. First job ko. 2018 pa yata. 2018. Then now, 24. Wow. 2022 na, malapit na ako mag 6 digits. Oh, di ba? 6 digits na si Daryl. Oh my God. Wala ako naman. Ikaw, John, anong salary mo nung nag-start ka nung right after graduation or fresh grad?
Yung sa hindi word the website developer, kung minimum lang yun, parang 12,000 ba minimum? Mm-hmm. Yun yung before eh. Pero na nag-WordPress ka na? WordPress una kong ano is 18,000. Ah, okay. 2016 nice. Yan. Tapos, ayun. Tapos ngayon 50 na. 50. Kaya ito nga. Ano? Kasi dalo na road to 6 digits na eh. Ako malayo pa. Malayo pa sa road. Maganda lang naman sa ngayon, sa company namin ngayon. Pag ano, may mga allowance na gas allowance din yan. Pag lumalabas kami libre na pagkain mo, mga ganun ba pag may meetings ka. Uh-huh. Ayan. Yeah. Okay, so hopefully everyone will be inspired sa paano sila nag-start. At the same time, at the moment, road to almost 6 digits na sila. So kung kaya nila rin guys. Sa mga listeners natin here. Okay. So, I think yan yung last questions. Okay. So, yun. Hopefully, maraming sa mga listeners natin right now, kung nag-stay pa kayo and kung nag-start kayo mag-listen, ma-inspire na kayong gumamit ng platform ng WordPress as early as now. Wala namang age limit ang pag-aaral ng WordPress. So, if you want to be a freelancer, isa rin yan sa mga technical skills na usually kailangan sa industry. Yan. So, since speaking of that, actually this weekend, magkakaroon din tayo ng virtual classes natin with WordPress. So, nandito yung mga speakers natin. Actually, si Daryl. And then, si John, magpapahingan siya. Tingnan muna ako. Pero, yes. So, ito. So, if you're interested, guys, to join, just let us know. And then, start learning WordPress in as early as you can. Yung kaya pa ng mata mo gumawa ng or mag-code sa gabi or mag-aral. Yung kaya mo pa magpuyat. Yan. So, try to learn WordPress. Itong isa, yung sa ground gurus. Yung binabanggit. Ayan! Sige, anytime naman. Andyan lang yan. So, pwede rin kayo mag-aral ng C-sharp. C-sharp naman to for web development. So, this is hard coding na. Nakakamiss yung ano. Yung mga coding na yan. Mga programming na. Mga face-to-face okay? Classes ni ground gurus. Wala bang planong ibalik? Okay na tayo sa virtual. Kasi actually siguro meron pero event na lang, pero yung training mas okay kasi yung virtual class, hindi mo na kailangan mag-travel, though maganda rin magkaroon ng mga meetups. So soon siguro pag okay na meetups na nila, let's do pa-copy pa rin ba dyan? Yeah, coffee break session naman tayo na face to face, diba? Saka yung pizza ni Daryl. Yes. Okay. Well, anyways, thank you, John, for giving us your time to share about WordPress and sharing your experience. Kasi yun talaga yung pinaka-importante dito. So, at least makabuluhan naman yung chismisa natin. Uh-oh. And at the same time kay Daryl na nag-share din on the side. So, don't worry, magkakaroon ko rin ng sarili mong segment. Ikaw naman. Okay? So, yun lang guys. So, sa lahat ng mga listeners natin right now, thank you for staying. Kung hindi man, thank you for, you can watch this later naman. Okay? Yep. So, see you next month ulit. Gawin natin monthly. See you next month ulit sa ating coffee break session. So, we will just post sa ng mga topics natin or discussion or yung date sa Facebook page and community sa Facebook groups naman. So just stay just visit yung mga social media pages, okay? So oh, yun. Plug to yung ano natin, social media natin. Yan. Digitalinkr. Yan, i-plug na rin. Follow niyo lang ang Digitalinkr and the Digitalinkr community. Oo, Facebook group yan. Pwede kayong, ano doon, magtanong-tanong or
mag-share. Yes. Okay. So, since yung coffee break session talaga natin is 1 hour, lagot na tayo kay boss. So, thank you. Thank you. And then hope to see you again. Okay. Thank you po. Thank you, John Gurus. Yeah. Thank you, guys. Thank you, John. Thank you, Darrell. And Darrell.